Gabi. Pero bago po natin simulan, nais po namin kilalanin ang presensya ng National Artist for Literature, Dr. Bien Lumbera. Si Dr. Bien Lumbera po ang sumulat ng tula na nagsisilbing salaysay sa dulang ito. Nais rin po namin kilalanin ang presensya ng sumulat ng script at libretto ng dulang ito, ang multi-awarded na manunulat, Ginoong Edward Perez. Sadyang makabuluhan at makasaysayan ang araw na to. Ito po ang 70 taong kaarawan ni kasamang Jose Maria Sison at 50 taon pagsisilbi niya sa masa, sa sambayanan at sa kilusan. Meron pong petition letter sa labas para tanggalin yung pangalan niya sa terror listing kung sana po ay makapirma tayong lahat. Ngayong araw rin pong ito, ang 45th anibersaryo ng pinakamalawak at pinakamilitanting kilusan ng kabataan, ang kabataang makabayan! Ang dula po natin ngayong gabi, ay pinamagatang ang Makata'y Mandirigma, ang Mandirigma ay Makata. Marahil, marami sa atin ngayon ang makikita ang ating sarili sa mga karakter na gaganapin sa dulang ito. Kasi naniniwala po kami na sa bawat isa sa atin ay may pusong makata. Iba nga lang, nahihimlay ang pusong makata at naghihintay na magkaroon ng pagkakataong ito'y mabuhay. Naniniwala rin po kami na sa bawat isa sa atin ay may diwang mandirigma, ang diwang handang lumaban sa lahat ng uri ng pangaapi at pagsasamantala. Kaya, samahan niyo po kami ngayong gabi, tunghayan natin ang buhay ni Ador, ni Oria, ni Nelia, ni Nanding, at ni Laya, at iba pang gaganap sa dulang ito, ang mga buhay na hinubog ng kilusan at ng hindi matatawarang impluensya ni kasamang Jose Maria Sison. Bago pong lahat, inaanyayahan po namin kayong magsitayo para awitin ang pambansang awit ng Pilipinas.
Ang Guerilla ay tulad ng makata. Patala sa kaluskos ng mga daon, sa pagkabali ng mga sanga, sa mga onda ng ilog, sa amoy ng apoy, at sa abo ng paglisa. Ang Guerilla ay tulad ng makata, nakasanib sa mga puno, sa mga palumpong at rohas. Nakakaalaman, subalit tumpak, bihasa sa batas ng paggalaw, pantas sa laksang larawan. Ang Guerilla ay tulad ng makata, kasabay ng lunti ang kayumangging masa, sa palumpong pinaliliyab ng pulang bulaklak na nagko-corona at nagpapaalab sa lahat. Dumadagsa sa kalupaan tulad ng baha, dumadaloy sa wakas laban sa kuta. Walang hanggang daloy ang lakas, masdan ang matagalang tema ng epikong bayan, ng digmang bayan. Isang sumalakay ang kaaway, ako ay nabihag ng mga gahaman. Sa interogasyon ay pinahirapan, gulpi at kulata ang pinagdaanan. Kuryente sa bayag, hataw sa lulod, suhol na paglaya sa taksil na sagot. Kinayang tiniis ni Joma Bugbog, kaya kong tisin ang parusang buktot. Hindi ako lamang ang dumanas ng sakit, daang-daang kasama ang hinulit piniit, dumanas ng torture, parusang labis-labis, di ako bumigay.
lahat ay tiniis. Pa sa isang punyal ang dulot na mga sugat ng hinabi kong tayo'y sa tula kong nag-aalap. Higit pa pa sa isang punyal ang pag-uwis ng aking pluma at ang tuko ng kaaway. Ang kamangun na nanahimik, hindi mo kong makilapi. Ang nais niya ay ang pag-uho ng sistema ng ating hawak. Rebellion ang inuuso sa dukha at mga hamak. Kapag na, di pa umamin ang mokong eh. Wala yan! Boss? Isang dating mag-aral ng kilalang pamantasan ang siyang minsay nahulihan ng sulat ng ikinusan sa aking sa saliw ng banta ng sumamo. Ang binata, umamin na merong sala. Mas masahol si Bertugo, ang parusa'y pang-impyerno. Palalapan na sa aso, kainan pa'y inidoro. Ng lalaki di tumuga, ginahasa ang asawa. Para walang ebidensya'y pinaslang raw ang dalawa. Bakit ayaw mong ikwento ang nasaksihan sa bihag mo? Ba't ayaw mong marinig ko ang dahas na nakikita mo? Baka nga di karaniwan tungkulin niya sa kilusan ang atas lang ni Bugo! Lang dadalaw sa taong ito. Ang taong yan nakaranas na araw ay walang oras maging saking panaginip. Di ko sukat na maisip sa tahimik na piitan ang gaya niyang sangsugatan. Ang salamin niya'y kanyang tapang pagplumang kanyang tangan.
pagdating niyo'y wala siyang panapat. Kung ayaw mong matulad sa iba mong mga kasamahan, huwag ka nang makikinig kay Joma. At ang tapang pa ng iyong apog na magsulat dyan sa dingding, kung ano mang sinulat mo sa dingding, Mandirigma ay gaya ng Makata! Kaibigan! Kaibigan! Huwag ako sa'yo'y papahinga ko na lamang ang bugbog kong katawan. Ang bawat titik na aming isulat ay paglayang at habang nauubos ang mga bala ninyo, lalong lalakas ang paglaban ng Mama Mel! Ulol! Nilisan ang paralan, palibhasa ay dukha ang mga magulang. Maraming kapatid ang tinutustusan, sweldong manggagawa, kulang at kulang. Sa pabrika'y napasok sa maagang edad, yon ang eskwelahang sa aki'y nagmulat. Natutuhan doon ang pakikipalikat upang ang inaing ihanap ng lunas. Mayamang Pilipinas, dukhang sambayanan, sa lahat ng marami, iilan ang mayaman. Turo ng kilusan, imulat ang bayan, gustang kalagayan, merong kalutasan. Sa loob ng pabrika, ang mag-organisa ay pinadudulas ng pagkakaisa. Bawat manggagaway sangkap ng makina, kilos ng isa'y kilos sama-sama. Ang kilos ng isa'y kilos sama-sama. 1976, ang binuong unyon ay kusang sumanib sa kilos ng bayang di na makatiis. Kahirapan nila'y labis at labis. Kahirapan namin ay labis. Tatlong buwang pagkilos sa kalye at liwasan, metrocom, demonstrador, panay ang banggaan, daing ng manggagawa, tugon ng kabataan, diwa ng himagsikan, dagliang sumilay. Diwa ng himagsikan, dagliang sumilay. Alam niyo, natutuwa talaga kami at nagpapasalamat na pumunta kayo rito upang pag-aralan ng kalagayan ng mga manggagawa. Talagang malaki ang magagawa ng mga kabataang tulad ninyo. Kador, ano nga bang matutulong ng kabataang tulad namin na hindi pa naman nakapagtapos ng kolehiyo? Alam mo, ganyan din ang nasa isip ko nung ako'y nasa universidad pa. Pero dala ng kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At nung mapasok ako sa pabrika, napagalaman ko na ang edukasyon ay wala sa loob ng silid-aralan. Ang tunay na talino ay ginagamit upang pag-aralan ng lipunan at para baguhin ito. Pero Kador, talaga bang kaya natin pagtagumpayan ang laban na ito? Gayong tayo'y wala sa kapangyarihan. Alam mo, kung ang bawat isang mahirap, ang bawat isang inaapi,
ay magsasama-sama upang kumilos para baguhin itong nag-aaring bulok na sistema. Walang anumang laban na hindi natin kayang pagtagumpayan. At kung tayo mismong mga mahihirap ay hindi kikilos upang baguhin ang kalagayang ito, sino ang kikilos? At kung hindi ngayon, kailan? Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Nandini. Basahin mo iyang aklat, aral nito ang pagyakap sa panig ng mamamayan na danas ay kahirapan. Ito'y ukol sa himagsik ng isang bayang umiibig na ang laya ay makamit sa kumpas ng ating isip. Ang masa, ang masa lamang ang siyang tunay na bayani. Ang masa, ang masa lamang ang siyang tagapaglikha. Ang masa, ang masa lamang ang siyang tagapaglikha. Ang masa, o oh, ang masa tagapaglikha ng kasaysayan. Bisitahin ko lang dun sa kabilang dulo. Ay, baka natakasan na tayo. Hmm.
Kinulong man siya, ang kanyang pamana, diwa ng paglaya, tiwala sa masa. Hindi na igupo ng berdugo niya, lalong sumigasig ang pakikibaka. Ang lipunan ay isang napakalaking kulungan. Mamanak na ata ako. Tawagin ko siyang... Nagsilang si Nelia ng bunsong babae. Pangalay Laya.
alaala ng bayani. Iniwas sa panganib sa siyudad lumaking, kapatid ni Nelia ang inang nag-iwi. Anak ng digmaan, ang butihing silaya, lumaking ang malay ay tapat sa masa. Bagamat malayo sa kalinga ni Nelia, himalang minana ang diwa ng ina. Ganyan ba kayong mga aktivista? Sulat ng sulat. At kung hindi naman sumusulat ay basa ng kung ano-ano. Alam mo, kapareho mo yung nandun sa kabilang dulo ng seldang ito. Sa lagay kong ito na nakakulong, ito lang ang tanging naiisip kong paraan para mapanatili ang aking katinuan. Sino ba yung nakakulong sa kabilang dulo? Kahit na nung pagpapahirap, patatag pa rin. Patatag pa rin na parang bakal. Kwentuhan mo naman ako kung paano ka nahuli dun sa Menjola. Isa akong manggagawa na katulad ng maraming iba pa na hindi na makatiis sa katotohanan, sa kabila ng sa aming mga kamay na bubuhay ang lipunan, ay patuloy kaming inaagawan ng karapatang mabuhay ng marangal. Katulad marahil ng pamilya mo, bakit ka ba nagsundalo? Bakit ako nagsundalo? Natural, gusto kong masigurado ang aking kinabukasan. Sigurado ang trabaho. Eh, sa mahirap lang kami. Ako isang anak magsasaka lamang. Teka. Ang sabi ko, ikwentuhan mo ako at hindi ang magtanong! Alam mo, kaparehong-kapareho mo talaga yung nandun sa kabilang dulo. Matanong. Eh, sino nga ba siya? Isa siyang magaling na manunulat. Narinig ko nga minsan ang tula niyang ginawa niya para sa kanyang asawa. Niminsan ba'y naisip niyo ang kapakanan ng iyong asawa at mga anak? Yan ang hindi ko maintindihan niyo. Sa ginagawa niyo, kinakalatkan niyo sila sa kapahamakan. Sa dugong kaaway. Ang hangarin ng tirano'y napakaimbi. Angad niyang sumuko ang ating kaluluwa sa labis na pahirap at tambang kamatayan. At kahit tayo man ay maghawalay, mananatili tayong iisa sa marugdog na panatang buntibay isusulong ang revolusyon. Nangulila tayo sa ating mga suling, ngunit sa ating diwa tayo ay magkapiling. Sila ang bagong salinlahi ng pakikibaka. Wala tayong sindak sa kahirapan, ating kinukutya maging ang kamatayan. Lahat ng ito ay para sa sambayanan. At kahit tayo man ay magkawalay, mananatili tayong iisa sa marugdob na panatang buntibay isusulong ang revolusyon. No!
Baha ng pagtutol, tinugo ng dahas. Nakaupong pangulo, madilim ang utak. Naglabas ng kanyang maitim na balak, bayay piniit ng batas militar. Hindi na igupo ng dahas at takot. Kilusay lalo pang tinulak ng puot. Hinamo ng batas ni Ferdinand Marcos, layo'y lang sagin ang gobyernong buktot. Alab ng himagsik, lalong pinabagsik ng mga pagsasanay sa gubat at bukid. Isabela sa norte, pumanday ng lintik, kapos ng diktador, handang pumatid. Akong laking hirap, do'y natauhan. May Pilipino palang higit ang kahirapan. Kagipitan nila'y nagsusumigaw, biktimang hikahos ng aliping piyudal. Kung ang revolusyon ay pagpapalaya, magsasaka ang unang dapat na lumaya. Alipin ang araro, alipin ang lupa, alipin ang may lupang sa yaban ay sugapa! Patayin na ba ninyo ako? Huwag mong pangunahan ang tinyente. Bigay mo lang naman ang mga impormasyon na kailangan namin at siguradong laya ka na. Kalayaan? Ang katawan ko nakakulong, oo. Pero ang utak ko, kasing laya ng ibong lumilipad. Kayo, malaya nga mga katawan ninyo, pero ang utak ninyo, nakakulong sa bulok na sistemang uuud sa inyo! Uuudin pala, ha? Utang nila mo! Uuudin ka rin sa bubog ko! Tangin niyo sa iyo, ha? Sir!
ang ika'y lubog, wala pang utang na loob. Supli sa aking kabaitan, ako'y maging iyong kalaban. Buhay namin ay paglilingkod habang kita'y inyong sinasalo. Kami bayad na sa pagkakautang sa kauri nyo, inyong kakas. Ay nasulsulat ng upong aming kalaban. At wala alam mo na dapat mangyari sa kanya. At hanan ang kanyang buhay, pagpasyahan ng iyong kapal. Tama na! Tama na! Tama na! Tulad ng Makata, kasabay ng luntian, kayo mangging asa sa palumpong na pinagliliyab ng mga bulang bulaklak na nagkokoron at nagpapangalap sa lahat. Tawag ang Joma sa lungsod ay kilala, di lamang pala ulirang aktivista, bukal ng sigasig sa pakikibaka, may dugo at laman, taong tao pala, kadreng manggagawa, kadreng kabataan, mapagpasya sila sa ating himagsikan, sa pagtungo nila sa digmaang bayan, ang lungsod at ngayon ay nag-uugnayan. Kagapay ni Joma, ang kabyak niyang giliw, Juliet ang pangalan, kasamang magiting, o ang ugnayan nila sa kilusan umigting, ulirang tambalan, may isang mithiin. Ang buhay ko sa kampo'y lubhang sumaya, nang si Kaoriay aking makilala, dalagang Pilipina, anak ng makasaka, magiting na ngayong revolusyonarya. Tagubilin ni Joma, lumubog sa masa, ginabayan ako sa pag-organisa, aral na nagpalaganap sa larangang gerilya tungo sa pagtibay ng pakikibaka. Sa aming pagsasanay ay nagkapusuan, si Oria at ako ay nagkasuyuan. Pagsasama namin na uwi sa kasal, si Joma ang nagbigkis ng aming mga kamay. Alam mo, hindi hiwalay sa aming pakikibaka ang usaping pagpapamilya. Eh kung mahal mo talaga ang pamilya mo, eh di sinsanay inasikaso mo na lamang sila at hindi ka na naging aktivista o kaya komunista. Pwede ka namang magsulat sa mga comics o kaya sa magazine. Yung nandun nga sa kabila, pwede nang magsulat ng libro. Malalim mag-isip yun eh. Hindi naman ako formal na nag-aral ng pagsusulat ng tula eh. Ibinunga yun ang pangangailangan. Kahit nga ikaw, pwede kang matutong sumulat ng tula. Ador, pinatatao mo ko eh. Ang gumawa nga ng love letter ay hindi ko magawa. Tula pa kaya. Alam mo, madali lang yan. Ganito. Halika, tumayo ka dyan. Halika, tuturuan kita. Tuturuan mo ako? Oo. Ilagay mo yung kamay mo sa iyong dibdib. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Tapos, isulat mo. Tubs. Tubs.
Tubs-tubs, eh, anong maisusulat ko dun? Ang tibok ng iyong puso. Maraming maituturo sa iyo yan. Lalo na kung nakabatay sa kalagayan ng lipunan. Ang lalim mo, Chong. Hindi ko maarok. Tubs-tubs. Hindi, madali lang. Sige, ganito. Tuturuan mo talaga ako. Oo. Sige, sige. Ulitin mo. Ulitin ko. Sige, pakinggan mo. Tubs. Tubs. Tub-tubs. Tub-tubs. Puso ko'y tumitibok. Ang mundo ko ay bilog. Tubs. Tubs-tubs. Tubs-tubs. Ako ay subsob. Sa pag-irog! May tulala ako! Madali lang, di ba? Madali lang pala eh. Tubs-tubs. Ha? Gusto kong ipabasa sa itong tulang sinulat ko nung nagliligawan pa lang kami ng asawa kong si Orian. Tubs-tubs din to? Oo. Oh, mas magaling pa sa tubs-tubs mo yan. Oh. Diyan sa'yo ang bihag mo. Ni isang impormasyon, wala ka maibigay sa akin. At gumagawa ka pa ngayon ng tula. Anong pakialam mo sa tula ko? Para ito sa akin, kapatid. Ay, malaki na rin pinagbago ng aking kapatid. Hindi na siya yung dating Minerva ang pinasasalubungan ko. Ang chicharon o paborita. Ah, ewan ko sa'yo. Sila'y mga kalang mukhang bibigal
una sundalo kompleto sa mga bata. Ilang buwan na rin ang lumipas nung huli ako makatanggap ng sulat mula sa kanya. Malalim na rin mag-isip ang kapatid ko. Ay, masaya daw sa piling ng masa. At nakatagpo na ng magiging kabiyak. Naway, masayang-masaya siya sa kanyang piniling landas sa piling ng masa. Ay, kapatid ko. Militar ang intindi. Para masawata ang mga revolusyonaryo, kailangan ng dahas. Dahas lang naman ang panapat sa marahas niyong paraan ng pagbabago. Wala sa dahas ang aming lakas. Nasa puso ito ng mamamayan. Matinding kahirapan ang nagpapaalab dito. Kung mayroong pagbabagong dapat maganap, ay dapat sa tamang proseso ito marapat gawin. Kung ang gobyerno mo ay hindi naglilingkod sa taong bayan, magtatayo ang mamamayan ng kanyang bagong gobyerno. Magpapabagsak sa bulok na sistemang umiiral. Thank you.
Samantalang ang kampo kailangang iwanan, di dapat matukoy ng mga kaaway. Dumating ang araw ng paghihiwalay, na destino kami sa kabisayaan. Lungkot ang kasama sa paghihiwalay, subalit si Joma ay may tanging aral. Sa revolusyon, walang palagian, walang pagsasama na panghabang buhay. Sa kabisayaan, rebolusyoy kumalat, obrero pesante, magkasabay na umunlad. Kay si Pangjoma sa amin nagpaalab, mahusay na gabay sa pagpapalaganap. Laking pagkalunos sa balitang nabihag, sina Joma at Juliet ng imbing militar. Subalit pagkahuli, hindi pagkalagas, isang yugto lamang sa pakikitalad. Ang diwang bininhi sa malay ng api, tutubo, bubunga ng giting bayani. Ang tapang ng bayay magtutumindi, magbabangong lakas ng paghihiganti. Ang aral ni Joma, kapag may nawala, dapat may dumampot sa ating bandila. Ang kadreng na iwan may banal na sumpa, tungkulin sa masay panatang dakila. Kinulong man siya, may naiwang pamana, diwa ng paglaya, tiwala sa masa. Di na ikulong ng mga berdugo niya, lalong sumigasig ang pakikibaka. Tatlong taon kami sa kabisayaan, sa panahong yon, aming nasaksihan, masiglang paglawak
ng giriyang larangan, maalab na tugon sa baril ng kaway. Sa pakikibaka ay may pagpapakasakit, at ang kamatayan ay maaaring sumapit. Sulong, mga kasama, huwag matakot. Ang digmang bayay ating itaguyod. Sa pakikibaka ay marami ang unos, subalit ang bukas ay may layang dulot. Pagkos ng tuko para sa bayan ay kagitingan, hindi malilimutan. Ang buhay ay nilalay sa lupang mahal, kayaman sa Paano? Laya na ako. Paalam, kaibigan. Ibig bang sabihin nito ay magiging magkaaway tayong muli? Sana naman ay hindi. Oo nga. Malay mo, magkita tayong muli sa ibang pagkakataon at ibang katayuan. Sana naman. Sana nga. Naisip kong iwan na ito sa'yo. Maraming salamat. Magkikita pa tayo. Pag-aalsang EDSA, wakas ng diktadura. Pag-akyat ni Cory, lumang demokrasya, panlunas na dala sa sugat pasista. Bayay nagbunyi, puno ng pag-asa. Ngunit ayaba, marcha ng magkasaka. Ang hingi ipatupad, tunay na reforma, lupa sa magkasaka, sinalubong ng bala. Nagahari pa rin ang uring pasista. At napatunayan ang sinabi ni Joma, na pabagsak man ang bagong diktadura, di ba napalitan ang dating basura. Panginoon pa rin ang lumang pasista. May bagong kondisyong pakikibagayan sa loob at labas ang kilusang bayan. Sa loob ay nariyan ang lisyang pananaw, sa labas naman
ang linyang kapayapaan. Kaming nasa ukbo, binugbog ng puna, labis-labis na raw ang pagpapahalaga. Sa laban at armas, nakalimutan na, matalik na ugnay at lapat sa masa. Nag-iba ang hukbo, dati naglilingkod, kapiling ng masa, ngayoy napabukod. Kaibigan noon, dala ngayoy takot, linyang matuwid, ngayon baluktot. Balon.
sahol pa sa nang balikan ang diwa ni Joma, kanyang kaisipan ang tanging pag-asa. Ang pagtatagumpay ng pakikibaka ay kakamtin lamang sa tulong ng masa. Dakilang kilusang pagwawasto ito. Maling kaisipang di ano'y bago ay dapat supuin nang maligtas tayo sa ligaw na landas ng kontrapartido. Ang lipunan ba natin ay kapitalista na? Sa kalunsura na ba ang pakikibaka? Usaping agraryo ang harapin muna, kalagayang pyudal ay umiiral pa. Napatangay ako sa militarismo, linyang isinulong ng kontrapartido. Sa pagkaligaw ko, landas na tinungo, naglayo sa akin sa materialismo. Masusing pagsusuri sa konkretong kondisyon ay muling inaral. Nariyan ang nayon, usapin sa lupa, buod ng revolusyon. Aping magsaka, himuking magbangon! Karangalob na kukugkob, muli anayo ng gamlunsod. Minsay kate laging tao, may sandigan paglumusog. Sa paglubay ng partido, pakikibaka'y susulong. Mga pulang mandirigma, yan ang bagong hukbong bayan. Ang masa lamang ang siyang tagapaglikha. Ang masa, oh ang masa, tagapaglikha ng kasaysayan. Thank you.
Silence, the outer essence, the
wala tayong maaasahang paghala o malubos. Kaya't ang ating kaligtas ay nasa ating pagkilos. Manggagawa, pawiin ang yaman, kaisipan ay palayain. Ang baso ay ating hawakan, kinabukas ay panggayin. Ito'y huling paglalaban, magkaisa ng masaklaw ng internasyonal ang sangkatauhan. Ito'y huling paglalaban, magkaisa ng masaklaw ng internasyonal ang sangkatauhan. Boom.